9 inches na siya after 20 days na kasi ito mga kasamahan nila, oh. Almost half na siguro yung lumaki. Teka lang, magsusukat lang eh, yung kulit eh. Around 700 pieces ang lalagay ko dito. Yung mas malalaki doon sa sorting natin, which is medium size natin sa ngayon, ay lilipat ko dito sa 3x3 square pan. Ito yung regular size ng aking mga alaga sa ngayon. Ito yung for sale size ko, bale. Ayun. So, ano na to? More than half kilo ang timbang nito. Ito yung average na laki ng aking mga for sale size. Wow! Dito natin guys ilalagay yung 700 fingerlings sa 3x3 na square pan natin. Ang itutubig lang natin ay 10 inches sa pinakamababaw. Ayun, ang pinakamalalim na bahagi niya 14 inches. Ito na babs, mga 20 day old na sa atin itong mga hito natin na to. So magsosorting tayo dahil marami ng malalaki sa kanila. Titingnan natin yung development niya. Kasi kinuha natin to 5 and 6 inches. 9 inches na siya after 20 days na inaalagaan natin. So wala akong gamit na screen na malalaki ang butas, kaya isa-isahin kong isort itong ating mga fingerlings. Tingnan natin mga paps kung ilang piraso yung 1 kilo. So ang 1 kilo nito paps ay 34 pieces. Noong kinuha ko to, ang 1 kilo ay 80 pieces. So, ang laki ng nilaki na. Ang timbang nila ay lumagpas na sa 100% after 20 days mula noong September 11, 2023. Mabilis lumaki yung ating mga hito pups. Itong nakikita nyo sa likod ko mga paps, ito yung 5 butas ng fish pond natin. Dalawang 3x3. Tapos tatlo na 2x3. Pali 5 butas na lahat itong ating fish pond sa ngayon. So ang wala pang laman, ito yung ating circular pond, itong bagong gawa. Salamat sa Diyos na tapos na rin kasi yung budget natin chap-chap. Kasi wala nga tayong nailalaan pa na budget noon. Kaya chap-chap yung pagpagawa natin. Maganda yung ipinapakita ng mga hito natin. Kasi iyon hinulog ko sizes 5 and 6. Tapos ngayon, nasa 9 inches na yung pinakamalaki sa kanila. Meron pa rin 6 inches, siguro yung mga malilit dati. Pero so far, dun sa evaluation ko, maganda na yung naging outcome ng ating mga hito na nahuli sa ngayon. Ang iniisip ko, pag pinakain ko ng pinakain yan, mas mabilis lumaki. So, ganun ang ginawa ko.
5 times na pinapakain ko sila. Alas 6, alas 11, alas 4, alas 9, sa alas 4 ng madaling araw. So, ginawa ko yon 2 days. Ngayon, iba yung nakita ko sa kanila. Ako kasi, nagbabatay ako sa mga napapanood ko sa YouTube University. Kaya, nung makita ko na parang maganda yung resulta nung ginawa nung isang farm, hanggat gusto niyang kumain, binibigyan niya ng pagkain. Gusto kong i-adapt yung ganung sistema. Pero doon sa napanood ko, hindi niya kasi sinabi doon kung ano ang gagawin doon sa feeds. Basta ang sinabi lang niya, nagpapakain siya hanggat gusto ng mga isda. Hanggat nakikita niya na kumakain, binibigyan niya ng pagkain. So ganun nga ang ginawa ko. Alas 6, alas 11, alas 4, alas 9, tapos alas 4 ng madaling araw, binibigyan ko sila ng pagkain. Pero ang na-encounter ko doon, overfeeding. Kasi 5 times sa pinakain ko sila, tapos bigay lang ako ng bigay hanggat kumakain. So yung idea na sinasabi nila na pagkabusog na yung hito, humihinto naman yan, sabi nila. Pero ito ngayon ang masiste. Halimbawa, yung patukan natin na ito, starter ito. Maliliit nga ito, maliliit pa yung fingerlings ko. Kaya starter yung pinapakain ko sa kanila. Pero mali pala, na itong starter na to, ay 5 times ko na ibigay sa kanila. O kahit 3 times o 4 times, na kailangan mong busugin ng busugin sila hanggat gusto nila. Nakita ko na mali pagka nito ang pinakain mo. Kasi na-encounter ko yung overfeeding. Nung pinakain ko sila ng alas 4 ng madaling araw, kumain naman sila. Nakita ko kasi gabi, active sila pagkagabi. Nakita ko, masigla silang kumain madaling araw. Tapos umalis na ako, nagdagat ako. Pagkagaling ko ng dagat, ng 7 a.m., dumiretso ako sa pond. Ayun, may problema na nakita ko. Naglutangan na yung mga isda ko. So, tinignan ko kung ano yung problema. Yung tubig ko malinis, kapapalit ko the other day. Isang araw lang yung nagdaan, pero nakita ko nakalutang na yung mga hito ko. Ibig sabihin, hindi yung tubig ang problema. Sarado ako dahil kapapalit ko, malinis pa lang. Nag-isip ako, baka nga wala ng oxygen yung tubig kasi wala naman akong ginagamit na aerator. Ang ginawa ko, hindi muna ako nagpakain. Nag-drain ako ng tubig. Palitan ko yung tubig ng pan. Mga isang oras na yung nakakaraan, nakalutang pa rin sila. Buti na lang namatay. In-evaluate ko yung sitwasyon. Ano ba yung naging problema? So eto paps, aral sa akin yon. Sana mabigyan ko kayo ng tip at kung ano yung gagawin natin. Pwede pala natin silang pakainin kahit 5 times a day. Pakainin natin sila hanggat gusto nila. Pero wag ganito. Ba, dapat ang ipakain natin sa kanila. Eto. Etong nababad, malalaki. Etong hindi nababad, maliliit. Hindi nababad, matigas. Yung nababad na, malambot na. Ang gagawin pala natin para hindi ma-overfeed yung ating mga alaga ay ibabad natin yung patuka natin, lalo sa mga fingerlings, para mag-puff na siya, yung lumaki na siya. Ngayon malambot na siya. Pag kumain yan, kung ilang butil lang yung kakasya doon sa bituka niya, yun lang yung makakain niya, busog na siya. Ngayon, yung nakain niyang yun, hindi na lalaki ulit, hindi na lolobo yung tiyan. Kasi naobserbahan ko nung mga lumutang, alalaki ng tiyan, lumobo. Ibig sabihin, yung kinain nila, nagpuff pa doon sa loob ng tiyan nila. Yung lumaki pa. Kaya yun, parang na-overfeed na sila. Wag natin silang pakakainin ng marami kung hindi natin ibinababad yung pinakain natin. Yan ay nag-a-apply sa mga fingerlings. Yan ay actual na karanasan ko na. Yan mga paps, ang dahilan kung bakit araw-araw madami ka makikitang patay o lumulutang sa iyong mga bagong alagang hito. Kaya yung simpleng tip ko, nasa sa iyo kung sundin mo o hindi. Pero ang sinasabi ko, kapag hindi mo ibinababad yung pinapakain mo sa mga fingerlings mo, tiyak, araw-araw madaming mamamatay dyan. Kaya magtataka ka, okay naman lahat ng parameters ng tubig mo, pero bakit namamatay ang mga fingerlings mo? Hindi mo makita yung dahilan. Dahil pagka matakaw yan, malamang iyan ang unang mamamatay. So sa ginawa akong sorting, nakita ko na yung dating mga 5-6 inches ay lumaki na siya ng 9 inches in 20 days. So maganda yung naging outcome.
Ibig lang sabihin niyan, unang-una, maganda yung quality fingerlings yung naibigay sa akin. Ngayon, paano natin matitiyak na quality fingerlings yung may ibibigay sa atin? Kagaya ko, online ako nag-o-order ng akin si Milia. So, hindi ko nakikita kung ano ba yung quality niyan. Basta dumadating lang sa akin, siyempre kung ano yung order ko, tanggap ko. Ito ang isang tip para mabigyan tayo ng isang quality fingerlings. Ang sabi ko dun sa supplier ko, magkano ba yung presyo ng 5 and 6? 6 pesos, sabi niya. Yung 6 pesos na presyo niyo sa fingerlings, hindi ako dyan tatawad. Bigyan niyo naman ako ng tama. Yung quality, then tama din yung quantity. So, yun lang yung naging usapan. Sa hindi ako nambarat. Kasi sa isip ko, pag ako ang mambarat doon sa supplier ko, alam mo na kung anong mangyayari. Tiyak yun, either kulang o hindi maganda yung quality na ibibigay sa'yo. Although, ang order mo 5, bigyan ka ng 5, pero yan na yung mga malalaki ang ulo na payat ang katawan. Sabi tayo dyan, hindi magiging maganda yung ating fingerlings na makukuha. So, yan yung isang tip na para makakuha ka ng isang quality fingerlings. Ay, huwag ka naman barat. Grabe ka naman kasi kung mambarat. Kasi, nung una na nag-alaga ako ng hito, eh talagang nanaga ako sa presyo. Nung sinabi sa akin na yung 4 to 5 inches ay pesos, tinaga ko na siya agad. Sabi ko baka pwede nating bawasan niya ng piso, 5 pesos na lang. So piso na yung binawas ko yung sa presyo ng fingerlings. Pumayag naman yung ano, yung supplier, pero hindi maganda yung naging karanasan ko doon. So ganun din yung pangalawa. Kasi syempre gusto ko talaga yung ano, yung hindi naman panlalamang, yung makamura. My God. Gusto ko makamura sa expenses ba? Ngayon, nung pangalawa na nag-order ako, sabi ko, magkano yung ano, yung fingerlings yung available nyo? Ang sabi sa akin, 3.5 to 4 inches, 550. So sabi ko parang mahal. Ngayon, tinaga ko na naman ng tawad. Gago! Sabi ko, pwede bang 450 na lang? Binawasan ko na naman siya ng piso. So sabi sa akin, sige po, kung yun ang kaya niya, di kami na lang yung mag-a-adjust. So yung supplier ngayon ang nag-adjust. Binigay sa akin ng 450. Pero nung pagdating sa akin, nakita ko parang yung quantity, may problema. Yung quality, tingin ko may problema. Kasi nung nagsukat na ako, 2 inches lang pala, 2 inches to 3. So hindi na yun yung 3.5 to 4 inches. Gunggong! Kasi binarat ko ng binarat. So yan mga paps, ang pa-share ko sa inyo. Kung talagang gusto mo magkaroon ng quality fingerlings, huwag mong baratin yung mga supplier natin. At ganoon din naman sana yung mga supplier natin, huwag naman silang masiba sa presyo. Yung tama lang. Kaya, lesson learned sa akin, kaya nung nakipag-nego na ako nung pangatlong pagkakataon ko na, ang sabi ko na, hindi po ako tatawad dun sa presyo na ino-offer nyo. Basta lang po tiyak na yung quality saka yung quantity ay tama. So, ganun na yung linyahan ko kasi, ano na, lesson learned na sa akin yung nangyari nung una. So, yun mga paps, maraming salamat sa pagtsatsaga nyo sa panood sa aking mga walang kakwenta-kwentang video, di ba? Pero at least, nakakapag-share ako ng experiences. Yung kagaya kong small-time backyard farming ay magkakaroon naman ng idea. So, tayo, pinag-iigi natin kasi maliit lang to, kailangan kumita tayo. Kaya syempre, alaga tayo ng alaga tapos hindi pala tayo kikita. So, what for, di ba? So, maraming salamat mga paps yung sa pagtsatsaga nyo na manood sa aking mga videos. Sana patuloy kayong sumubaybay. Yung walang kakwenta-kwentang videos ko na dito, yung paano mag-alaga ng tilapia. Pwera na ako sa Bifar, sa DA, dito sa lugar namin. Wala silang sponsor ng mga ganun. So, ano talaga, nagsasarili. Nagsasarili ako ng research kung ano yung nakikita ko sa YT University. So maraming salamat sa inyo, Paps. Good day. Babush.